Hi Sangkay! Welcome back to my vlog. Ito man yung kaibigan si Chai Channel. Kalbo pero hindi pa bibo at paguyan mga sangkay. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe muna. Pilitin nyo muna yung subscribe button sa baba. At kung gusto nyo maging updated sa ating video, sa mga bagong video natin, mag-click lang sa inyong notification bell. Ayan mga sangkay. So bago naman content ang ating gagawin ngayon. So ano nga bang gagawin natin? So napansin niyo dito ako sa may ano sa pagitan ng aming CR at ng aming ano toilet at saka ng aming kitchen kasi naandito yung ating i-review ngayong araw, guys. Ano nga ba yung ginagamit namin dito sa condo na panglaban namin? Ayan, so ito ang i-review natin ngayon, guys. At tingnan natin kung ano nga ba kung maganda ba yung advisable siyang gamitin doon sa mga microliving kagaya ng ginagawa namin commander dahil kami ay mga naka-microliving. So, i-review natin, guys. Tuturo ko kayo paano gamitin at i-review natin kung ano nga ba yung result nung machine after doing the laundry. Obviously, ang i-review natin ngayon itong aming LG washer. So, ito yung LG washer namin. Sabi ko nga sa inyo kanina, ano na namin to? Halos 1 month na namin gamit. 1 month, 2 months. I just don't know. Ayan, so binili namin to, binili ni Commander pala ito para dito sa katulad namin na naka-microliving. So, ayan natin siya ngayon, i-review. So, ayan. Guys, welcome back to my vlog. Sabi ko nga sa inyo, ito yung ating LG Direct Drive 9 and 5 kilogram. Ito yung gamit namin. So, napansin ko lang, medyo tumaas-taas yung kuryente namin nung ginamit namin to, although inverter na siya. Kasi guys, gumagamit kami ng steamer. So, ini-steam namin yung damit. At saka hin-heat namin siya para dinadry talaga namin siya para paglabas. Tuyo na siya lalo-lalo na ngayong tag-ulan. So yun naman importante kung ba't kami bumili nito. Okay? So ang kanyang cycle, we have cotton, no, we have the cotton plus. So halos parehas lang yung cotton at saka cotton plus, nagkakaiba lang siya ng init no na ginagamit. So ito, mas mainit tong cotton plus kaysa dito sa cotton. So kung medyo masiselan yung mga tela, pwede kayong gumamit ng cotton plus ang inyong gagamitin feature or kanyang cycle. So para sa lang siya shirts, night dresses, itong dalawa na to, tapos pajamas and etc. Ano naman tong mix? Pag mix naman, various kind of fabric except special garments. Yung mga special garments na leatherized, hindi siya pwede sa mix. So, pwede siya dito halo-halo. Halimbawa, ang sportswear, silk, dark clothes, wool. Ayan, pwede siya dito sa mix. Pag sinabi naman natin easy care, use of polyamide or acrylic polyester na mga klase ng tela. Pag ano naman, pag duvet naman, pag sinabi natin duvet, yan naman yung mga malalaking labahan kagaya ng lawn ng beddings, kagaya ng mga comforter, pwede yan dito sa duvet. So kami guys, karaniwan ginagamit namin itong ano lang, itong cotton and cotton plus. Kasi hindi kami dito naglalaba pa rin ng comforter. Anyway, hindi naman namin madalas gamitin yung mga comforter namin kasi hindi naman tayo nagsisnow, hindi naman tayo sobrang lamig, although malamig ang aircon. Tamang kapal lang ng aming kumot na ginagamit. Mira-mira lang kami gumagamit. At pagtag-ulan, ay pagdating ng mga June, yung nagpapaano kami, gumagamit ng comforter. Pero ang comforter namin, usually pinapaano namin, pinapa-laundry namin sa laundry shop yung pang-heavy duty para hindi naman siya madaling masira itong binili namin. So, ito yung mga ano niya, no? Sportswear, gentle care, stain care, no, correspondent doon sa mga ano, sa mga cycle na 'yan. So ayan siya, ganyan siya kalaki, pakita ko sa inyo. Ayan. So kung malayo, ayan siya. Okay? Ayan. So naisaksak ko na siya. Mag-umpisa na tayo. Tingnan natin. So yan guys, nakita ko na yung mga pinakita ko na sa inyo yung mga features ng ating ano ng ating LG inverter. So ngayon maglalagay tayo ng detergent. Nga pala guys, hindi basta-basta pwedeng ano, hindi basta-basta pwedeng gumamit dito ng itong washer namin, hindi siya pwedeng gamitan ng powder na detergent.
Of course, lalo na yung bar. So, ang ginagamit namin ito, no? So, this is like 250 ounce siya. Ayan. 250 ounce. And nabili namin siya sa SNR. Ito yung ginagamit namin, no? Ginagamit naming sabon. No, made siya ng Arm and Hammer. So, kilala siyang brand. Tapos, sa aming softener, gumagamit kami nitong, ano ba to? Fabric softener. No, this is Members Value from SNR pa rin. Ayan. Ayan guys, so maliban dun sa ating softener, maliban dun sa ating liquid detergent, ito gumagamit din kami nito guys, nitong fabric softener na refreshing scent. So meron na kami nitong fabric softener, ayan. Pero dahil hindi kami nagpa-plancha ng damit, ito yung sikreto doon. Itong fabric softener namin. So, ano siya, it reduces static clean, yung mga himulmol na dumidikit sa damit, nire-reduce niya kasi para siya may powder. And softens and freshens, syempre mabango siya, helps repel pet hair. Kasi alam nyo naman na may pusa kami para hindi, para matanggal talaga yung mga balahibo sa mga damit namin, yung sa mga labahan namin, ito ang ginagamit namin. And of course, sobrang bango siya at hindi siya kusot masyado yung damit. So, advisable to sa mga katulad namin na mga busy sa work and wala naman kaming kasama sa bahay, hindi naman kami kinakailang magplancha. And itong ginagamit namin. So, sheets lang siya, para siyang tissue, guys. So, kukuha ka lang dito. So, isa-cycle mo muna siya. Kung maglalaba ka, complete cycle muna siya na kapag ano ka na, nakapag sabon ka na, na dryer na siya. Tapos, pag nag-dry siya, after drying, hihinto kasi yung machine. Tapos, i-off mo siya. Then, saka mo ilalagay yung sheet. Usually, naglalagay kami ng 3 hanggang 4 na sheet sa bawat set ng aming nilalaban. Of course, ugali naman natin naman Pilipino, alam naman natin yan na pinaghihiwalay natin yung mga puti sa mga decolor. Di ba ganun tayo maglaba? Kami, sa mga decolor, pinaghihiwalay pa namin yung mga t-shirts at saka mga shorts. Pero kung mga boxer shorts lang naman, mga pambahay, isinasama na namin siya doon sa t-shirt kung hindi naman siya masyadong madami. Pero pag medyo natatampakan, like si Commander ay galing out of town dahil sa kanyang trabaho, or out of the country, pag uwi niya, isang tambak yung kanyang labahan, hinahati ko yung mga shorts saka mga t-shirts. Pagdating naman sa kanyang, mga long sleeves sa amin nung normal days, kasi ngayon bahay na lang ako, siya kasi naglo-long sleeve pa rin siya sa may mga field work siya, isinasama ko to dun sa mga puti. Yung kanyang mga long sleeve na medyo light ang colors. Anyway, ayan, titingnan natin, umpisahan natin. Maglalagay tayo ngayon ng sabon. Ayan mga sangkay, maglalagay tayo ng sabon at saka bali may may tatlo siya ditong compartment. Ito pang sabon. Tapos itong isa dito, kung mapapansin niyo may isa pa dito, ay maglalagay ka din ng sabon dito kung ang gagamitin mo ay meron kang magsusok. Kaya ibig sabihin, magbababad ka saglit. May part kasi, may cycle din kasi siya, may bibindutin ka kung gusto mong magbabad saglit. Ayan. So, magbababad siya, sasabunin niya, tapos pangalawang sabon. Pero kami, hindi na kami gumagamit ito. Kasi pag masyadong matagal, mahal din sa kuryente. So, maglalagay tayo ng sabon. Nga lang guys, tip lang at saka advice lang sa inyo kung ganito ang gagamitin nyo. Iiwasan nyo hindi ito nalilinis. This must be clean and dry. Lalong-lalo na kung maglalagay kayo ng softener. Dapat itong ng softener, hindi nyo iiwanan na may nakababad na softener at iiwanan nyo washing machine ninyo. Dapat lilinisin nyo, dadry nyo siya bago nyo siya ulit gamitin. Okay? So, ito nga pala, itong drawer na to, itong compartment na to, natatanggal siya. So, may push button dito sa loob, ipupush mo lang siya, tapos natatanggal siya, paglilinisin mo siya. Ayan, ganyan.
Tapos pag ibabalik mo siya, hindi siya papasok hanggit hindi mo pinipindot yung push. Ito yun, guys. So, may push siya dito. Ayan. So, dito tayo maglalagay ng sabon. Dito tayo maglalagay ng softener. Huwag kayong maglalagay ng sobrang dami ng softener. Tamang-tama lang. Okay? Kasi minsan, may mga bata na maselan, nangangati yung kanilang balat sa sobrang softener. Ayan. So, ito yung sabon natin. Kikita nyo pa, guys. So, ganito kami kumuha ng sabon. Meron siyang ganyan. So, naglalagay kami ng sabon hanggang dito lang. Lagpas ng 4. Ayan. Nakita nyo ba? Parang gripo. Itong kagandahan dito sa binili naming sabon. Medyo maubos na nga siya. Kasi sa isang linggo, guys, nakaka-isang beses kami maglaba, pero pinakamadami na yung 4 na set ng laba. Lagay natin dito sa compartment ng sabon. Then, iwanan lang natin. Ako, ginagawa ko, iniiwanan ko para tumulo at hindi masayang. And, ito naman yung ating fabric softener, number 1. So, hindi ko siya masyadong pinupuno. Siguro may mga 2 cm pa bago siya mapuno. Ayan. Lagay ko na siya dito. Anyway, gagamit pa naman tayo ng fabric softener na sheets. Ayan. Ayan, nailagay na natin siya. Tapan natin to. Hindi ito namin dito nilalagay ha, kasi ito umiinit ito kapag mag-system ka ng damit, mag-heater ka. So, itong mga sabon namin, nilabas ko lang siya ngayon dahil magde-demo ako sa inyo. Pero ito, karaniwan na may lalagyan kami nito sa banyo. So, ibabalik natin siya. Ito nga sa CR, balik ko muna siya, guys. Ayan. So, isasara natin. Be sure na tumunog siya para ibig sabihin nakalock siya. Now, maglo-load tayo ng damit. Unahin natin yung mga puti. So, bubuksan mo lang siya. Ayan. Kagaya kung kayo ay naglalabas sa mga sa mga laundromat shop. Ayan. Puros puti ito. Ito yung sinasabi kong mga long sleeve ni Commander na light colors naman. If sinasama na namin yan. At siguraduhin ninyo na walang mga laman yung bulsa kasi pwedeng umpisahan ang pagkasira ng inyong machine. Ayan. So, nakapag-load na tayo ng puti. Nakasaksak na rin siya. Nasaksak ko na siya kanina. Tumunog siya, dapat nag-lock siya. So, i-set natin, siya, i-pa-power. Ayan, narinig nyo, may tunog, nag-power na siya. Tapos, bubuksan ko yung tubig. Ito yung bukasan namin ng tubig dito. Ayan, kasi, hirap naman maglaban ng walang tubig. Buksan natin. Ayan. So, automatic na siya naka-cotton. Ito yung sinasabi ko, cotton. Lapitan natin. Ayan, naka-cotton na siya. Pero kung gusto mo siyang, kung ang mga nilalaban mo ay mga damit ng bata sa easy care, ibububo lang siyang ganyan. So, pag binububo na siya, napapansin nyo nag-iiba din dito. Kasi depende yan, nag-a-adjust siya sa kung ano ang inyong gagamiting cycle. So, karaniwan kami dito lang sa cotton. Pag pag sports, ibabalik mo dito sa kanan. Dito naman yung mga sports. Ayan, guys. Oh. Quick 30 minutes, stain 30 minutes. Kung may stain lang ng konti, gentle care. Ayan. Pero tayo dito tayo sa cotton. Ayan, naka-cotton siya. Okay. So, dito naman tayo. Kikita nyo ba? So, eto na siya. Naka-cotton na siya. Pag pinindot natin yung start, ito yung start niya, start button.
i-distinguish niya kung gaano kabigat yung laundry nyo, yung inyong mga damit na iniload. Pero guys, dapat 5 kilogram lang ha. 5 kilogram lang para hindi masira yung ating washing machine. Ayan. Sorry, magulo. So, yun. So, sa start natin siya. So, hindi siya kagad magsistart. Hindi siya kagad magsispin. Kasi, iaano pa ni washer kung gaano kabigat yung ano mo. Magbibase kasi yung tagal ng kanyang cycle, magbibase kasi doon sa bigat ng laundry ng mga damit na inilagay mo. Okay, so antayin natin. So umiikot na siya doon, kinakalculate na niya kung gaano kabigat. Mas mabigat, mas matagal yung cycle. Mas magaan, mas mabilis yung cycle. Ayan. So, ayan, lumabas na. Kung makikita ninyo, 1 hour and 36 minutes. So, isang oras at kalahati, maglalabas siya. Kasama na yun doon yung kasama na doon yung syempre pagsabon, pagpiga. Tapos mamaya ihinto siya, mamamatay siya. Maririnig natin yung tunog pag huminto siya. Tapos bubuksan natin. Pagbukas natin, saka natin lalagay yung ating sheets for another fabric softener. Okay, so samahan niyo ulit ako mamaya. So kung napapansin niyo, mga sangkay, naglo-load na siya ng tubig. Ayan o. So, ikot-ikot siya saglit doon sa ilalim. Kasi kinakalculate niya yung, ayan, nakikita niyo, kinakalculate niya yung bigat. Tapos, binabasa na niya. Tapos, ito, isang pinakamahalagang ano nito, dapat yung tandaan. Pag ito nakalock, na itong bilog nakita niyo dito, huwag na huwag niyong bubuksan itong ano, itong tawag dito, itong compartment ng inyong washer. Kasi masisira yung lock nyo. So, kasi pag natapos naman na yan, kung saan naman mawawala yan. Or, better, turn it off. Ito, turn off nyo ito. Okay? So, ayan. So, nag-load na siya ng water. Babasahin na niya. Tapos, ito yun eh. So, ito, pag ito, kikita nyo to, ibig sabihin, nagbabasa na siya. Nang binabasa na niya yung mga ano, yung mga damit. Tapos pag ito na yung nag-blip-bling, ibig sabihin nagsasabon na siya. Okay, nagsasabon na siya pag ito ang mag-bling. Pag ito naman na yung mag-bling, ano naman na to? Nagpipiga siya, nag-spin na siya. Kaya may spin siyang icon. So antayin natin 1:35, isang oras at kalahati, no? Ayan. Isang oras at kalahati siyang maglalata. 2,000 years later. Hi, Sangkay. Ayan. So, after 1:38, 1:35, wala na siya. Pumatay na siya. Nag-off na siya kasi tapos na yung isang cycle niya. Pero, dahil maglalagay tayo nito, mag-ano tayo, mag-heater tayo ng damit. Mag-steam natin yung damit. So, patay na yung kanyang circle dito. Kanina sinasabi ko, pwede na natin itong buksan. Ayan, tumunog. So, mapapansin nyo, medyo mainit kasi nag-spin siya kanina. Di ba gano'n naman kahit ordinary washing machine after niyang mag-dryer, medyo mainit-init. So, maglalagay tayo nito, sheets. Yung ating fabric conditioner na sheets. Softener, ayan, isa. Dalawa. Pag naglagay kayo, pwede nyo itong pag-iwiwalayin. Yung iba nasa ibabaw, iba nasa ilalim, saka nasa gitna, para kumalat yung powder, saka yung kanyang amoy. Ayan. So, gagawin lang natin. Buksan lang ulit natin itong power. Ayan. So, kung makikita nyo, bukas na siya. Ayan. Diba? Bukas na siya. So, kita nyo ba? Parang hindi nyo kita. Ayan.
So, magda-dry. I-press mo lang tong dry. Kikita nyo dry. Ayan. Tapos, isa pa para makita nyo yung isang yung oras. Ayan, 30 minutes ulit for steaming the linen or the laundry. Pag pinindot mo yan, isang oras. Pag isang oras, ang experience namin, pag isang oras at kalahati, parang blurred. Blurred ba? Ayan. So, isang oras at kalahati, tuyong-tuyo na yung damit niya. Pero dahil nagtitipid ako ng kuryente, ang gagawin lang natin 30 minutes. Ayan, 30 minutes lang. Kita nyo, 30 minutes lang siya. Ayan. Na natin. So, ayan na siya. Mag-steam na siya ng damit. Tingnan nyo yung kanyang icon. Ayan, steam na siya ng damit. So, kung titingnan ninyo, tuyo, medyo tuyo na yan. Diba? Ayan yung damit natin. Medyo madilim nga lang. Wait, buksan natin yung ilaw. Dito sa banyo. Ayan. So, medyo tuyo na yan ng konti. Pero, i-heat pa natin. Lalo sa panahon ngayon, kinakailangan painitan yung mga damit dahil hindi sapat lang yung laba. Diba? So, 30 minutes siya tayo. Magda-dry tayo. Ayan yung dry. Ayan, dry. Pipress mo lang to. Doon sa ano, nakapili ka na kung ilang minutes sa atin. 30 minutes lang. Press mo na tong ano. Start. Ayan. So, ayan. Nag-ano na siya. Magsistart na siya. So, another 30 minutes ulit siya. Iinitin na nyo yung damit. Bakit 30 minutes lang ginagawa namin? Kasi sinasampay namin. Pinapahanginan pa rin namin kahit papano para matipid tayo sa kuryente. Ayan. Ayan, umiikot na siya, oh. Okay, tingnan ulit natin mamaya after. Tsaka yung ano niya, yung init. Welcome back to my vlog, guys. Ayun na, nakita niyo, nag-stop na yung ating washer. So, tapos na tayo mag-steam ng damit. Medyo tuyo na siya, konting sampay na lang. Actually, pag after niya, pag sinampay ko na siya, mga 30 minutes lang, ano na siya, tuyong-tuyo na siya. So, pero, kapag ginawa mo siyang 1.5 hours, kagaya ng sabi ko kanina, pwede mo na siyang itiklop kaagad. Pero dito kasi sa amin, nanginay kasi ako sa kuryente para medyo magtipid. Nagsasampay ako, may bakante naman kaming room dito sa ano, sa condo, dun sa kabilang room. Doon kami nagsasampay para medyo mahanginan saglit at 30 minutes lang ang ating steam. Okay? So kung nagtatanong kayo kung magkano ang bili namin dito sa washer, we bought it like 49,000. Yes, ikaw man din ang bumili nito actually. And so, next step na siya, magkano na ako maghahangon na ako. Tapos ito na yung sheets kanina. Ayan na siya, oh. Diba? Tanggal na yung ano niya. Bali yung na-remove na yung parang white powder. Tsaka yung ano. Yung siguro yung nagpapabango sa ano. Sa tela. Ayan. Nilaban natin. Maputi naman siya kasi mga pangtulog lang naman namin to sando tapos pang opisina ni Commander. Ayan. Kasi napansin namin kapag sa laundry shop kami, actually kaya kami bumili nito. Kasi pag sa laundry shop, nangingitim yung damit namin parang nagkukulay kalawang. Siguro
Di ko lang alam kung doon sa ginagamit nilang ano, tubig or what, or kasi pinagsasama-sama, di ba? Di naman natin alam kung paano nila nilalagayan doon sa tub, no? Di natin alam paano nilalagay, paano sila gumamit ng sabon, although nagbibigay ka naman ng sabon. Kasi kami, karaniwan, iniiwan lang namin, hindi kami nagbabantay ng ano. Di ba yung iba kasi, DIY, you have to do it yourself, di ba? So kami kasi, busy kami, laging iniiwan lang namin kasi mas madalas umalis kami pag weekend. Ayan. So, ang kaigihan nito guys, kapag untagaw kayo lagi ng sa bahay, mga busy individuals kayo, or busy kayong mag-couple, or mga nakatira kayo sa pondo, hindi nyo na kinakailangan mag-pa-laundry, magkuha ng tagalaba. Kasi may babayad nyo sa laundry. Kasi dati nagpabayad din kami sa laundry, ano eh. Bawat laba, siguro nakaka 500 in one week. So, kung i-convert mo, no, sa isang buwan, parang ano din yun, parang 2,000, more or less 2,000. Plus pa kung magpapalit ka ng comforter, magpapalit ka ng kurtina, another nababayaran mo po yung plus sabon kasi hindi pa naman kasama yung sabon doon. So, yun lang guys yung vlog natin. And I recommend this, ulitin ko, I recommend this washer. Ayan. Doon sa mga ano, doon sa mga busy na mga tao na katulad namin at mga nagtatrabaho. And doon sa mga maliliit yung space, sa bahay, pwede kayong bumili nito. Anyway, affordable naman. And napag-iipunan naman, or pwede naman tong idaan sa ano, sa pwede mong i-monthly without zero interest sa credit card, pwede naman yun kasi ang laki naman ng tulong nito. Pero itong sa amin, cash tong binili ni Commander. Ayan. So yun lang guys, salamat sa pag sunod sa akin dito sa ating review. Maganda siya gamitin guys, ulitin ko sa inyo, maganda siya gamitin, convenient siyang gamitin. So that is 49,000, more or less 49,000 pesos yung unit. Tapos free installation na. Nga lang nagbayad kami kasi sa kondo kami nakatira. Nagpagabit pa kami doon sa outlet ng tubig mula doon sa source sa ilalim ng lababo namin. Hindi naman pwedeng ibang gumalaw noon. So kukuha kami ng mga in-house namin dito sa tower namin, in-house maintenance kasi sila lang may alam doon. Pati yung pagkakabit ng kuryente kasi hindi siya pwedeng ano, hindi siya pwedeng magkakasama doon sa heater kasi may heater din kami sa shower. Baka pumutok yung ma-overloaded yung ano natin, yung capacity ng kuryente. So may electrician talaga dito na sila ang ano. Siyempre yung magbibigay ka, magbabayad ka din. And yung installation naman from LG, libre naman at mabait naman yung ano, yung si Kuya. So, kanilang technician. So, that is our vlog for today. Thank you for watching our vlog. So, I recommend this. This is highly recommended, guys. May mas malaki pa dito doon sa malalaking pamilya kami. Since dalawa lang naman kami, ito lang ang 5 kilos lang. So, mayroon pa itong mas malalaki. Hi, guys! Salamat sa pagnunod sa ating video. Yun lang po ang ating video for today, guys. Kung nagustuhan nyo ito, sana may mga natutunan kayo kung nagustuhan nyo ito. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, click nyo lang yung like button at yung subscribe button natin sa baba. At kung gusto mo maging updated sa lahat ng ating video, mga bagong uploaded video, just click your notification bell. I'll see you guys again in my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching, Sangkay. Keep inspiring everyone. And don't forget to subscribe. Bye-bye!